Dumaraing ang Philippine Government Employees Association of the Philippines sa hindi daw pantay na benepisyong ibinibigay sa mga kompanya ng gobyerno. Lumalabas kasing mas malaki ang natatanggap na bonus at allowance ng mga empleyado sa Senado. Tax-free pa nga ang iba riyan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Siya si Rosemary Lumibao, isang division head ng Department of Agrarian Reform. Mataas na ang posisyon pero hirap pa rin pagkasyahin ang kanyang sweldo. Kabilang si Rosemary sa mga kawani ng gobyerno na sumusubaybay sa kontrobersya kaugnay ng paggasto sa pondo ng Senado. Swerte talaga sila. Sana sa mga empleyado magkaroon din ng additional incentive sana para makaano naman, makasurvive. Bakit nga ba nasabing maswerte ang mga empleyado ng Senado? Si Rosemary, bukod sa 2,000 pesos na cost of living allowance at 8,000 pesos na representation and transportation allowance, wala na raw ibang allowance na natatanggap. Pero sa Commission on Audit Report para sa taong 2011, ang mga kawani ng Senado, mahaba-haba ang listahan ng bonus at allowance na hindi natatanggap ng ibang empleyado ng gobyerno. At hindi rin daw kinaltasan ng tax. Ilang halimbawa lamang dito, ang food subsidy na 500 pesos a month at grocery allowance na 8,000 a month. Meron ding rice allowance na 15,000 pesos, additional food subsidy na 3,000 pesos, educational assistance na 35,000 pesos. Hindi lang malinaw kung gaano nila kadalas ito natatanggap. Kaya ang Philippine Government Employees Association of the Philippines dumadaing sa hindi umano pantay na benepisyo sa mga kawani ng gobyerno. The majority of the public servants right now are really having a hard time regarding their salaries and the increases in their benefits. Lately, parang nababawasan pa yung benefits nila. So kung ano yung natatanggap nila before, because of the recent issuances made by the DBM, nababawasan pa ito. Kinuha namin ang panig ni Senador Panfilo Lacson, chairman ng Senate Committee on Accounts, tungkol sa bagay na ito. Pero sabi niya, only the COA chair is authorized to speak. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.